Ano yung fresh like? Fresh na fresh. Okay, para makatikip. Rapunto TV. Subscribe kayo. Rap Moto TV. Mag-subscribe na kayo. And like and subscribe na lang po sa Rap Moto TV. Yo, what's up? Welcome to our vlog. This is Rap Moto TV. 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 Yun, mga ka-rap mo to. At dahil dyan, may natapos na naman ako i-edit na video. Medyo nagkatambak-tambak lang. Itong video na to, mga ka-rap mo to, nung time na pumunta kami ng Cavite kasama si... Baka nga yan. Nakita ko dito si Paring Ayang. May ginagawa siya. Akala ko ulam namin to, kangkong. Paborito ko pa naman to, man. Tapos, nung tanongin ko, pare, sinigang ba yan? O adobong kangkong lang? Hindi, pre. Pagkain to ng aso ko. Dahil doon, nagulat ako mga karap mo to. Ang pagkain ng aso niya, men, is kangkong lang. Tapos sabi ko, anong gagawin mo dyan? Gigisa mo ba yan? Wala na, pre. Alalaga ko lang yan. Tapos lalagyan ko ng dog food. Talo-talo na yan. Nagtanong ulit ako mga karap mo to, no? Pre, may kanin yan. Meron nga daw. Kahit konti lang. Yan. Lalagain lang yan. Tapos lalagyan na siya ng dog food. Yung konting dog food lang. Tapos kaning baho, yung tira lang. Dahil sa mga tanong ko na yung mga karap mo to, ginutom ako. Kaya nagkusido na naman ako ng galunggong na isda, mga karap mo to. Ang sarap nito, paborito ko to eh. Habang kumakain ako mga karap mo to, no, may batang lumapit na tahimik. Yung isa naman, napakalikot at napakakulit. Nakita nyo naman, di ba? Ayan o, ayan o. Gusto lang pala magpasubo ng bunsong Samsam. At ang isa naman na napakalikot at napakulit, si Ate Rihanna. Siyempre, hindi niya pinalagpas yung pagkakataon na isigaw yung Rap Moto TV. Yeah! Ang sarap kasabay kumain ng batang Samsam na to. Nakita niyo no, mga Rap Moto? Tinunggaan niya ba? Medyo nalibang kami ni Paring Ryan sa pagkain tsaka dun sa bata. Bibo kasi. Binalikan namin yung niluluto na para sa pagkain ng aso. Yan, nilagyan na ng dog food yung kangkong na may kanin. So, okay na yan. G na yan, mga karap mo to. Kaya, dahil dyan, pupunta na natin yung aso ni Paring Ryan. Si Paring Ryan mahilig sa hayop to eh. Kaya nga tinanong ko siya, pre, okay lang ba pre, nakasama mo ako magpakain ng aso mo, pre? Hindi kayo mapagkamalan akong hayop? Siyempre, joke lang yon mga karap mo to. Ang layo ko para maging hayop. Kung umaandar kami mga karap mo to, napansin ko yung playground na yun, no? Yung laruan ng mga bata, ang ganda. Ang ganda ng pagkakadali doon. Alam ko nga mga karap mo to, ano eh, Carabao grass yun eh. Hindi eh. Parang ano lang, artificial grass lang daw yun mga karap mo to. Ang ganda, no? Ang galing ng pagkakadali. Pagintong-paginto namin mga karap mo to, may naaninag ako doon, may nagsisigawa, may away. Bagay, normal na yun mga karap mo to, huwag na natin pansinin yan. Pasok na pagpasok namin sa gate, mga karap mo to, ayun, naglulundagan yung dalawang aso ni Paring Ryan. Nagtaka ako mga karap mo to, wala siyang balahibo. Ano kayang lahi to? Babae pala tong isa mga karap mo to, siya si Aiko. Pares daw pala to mga karap mo to, isang babae at saka isang lalaki. Mga hairless dog pala to mga karap mo to. At tong isa ay si Lucky. Lalaki siya mga karap mo to, yung isa kanina si Aiko, babae. Gutom na gutom sila mga karap mo to, grabe yung gutom nila. Pero after nilang kumain, papaliguan pa sila ni Paring Ryan. Napakatindi ng kumpare kong to sa pag-aalaga ng hayop. Bukod sa aso mga karap mo to, meron siyang makaalaga din na kalapate, manok, gagambang panlaban meron din niya mga karap mo to. Pero binibenta niya. Kumbaga mga karap mo to, yung libangan niya, pinagkakitaan niya rin. Ganun naman talaga dapat mga karap mo to eh. Kasi hindi pwedeng alaga ka lang ng alaga tapos wala namang napapala, di ba? Siyempre, unang-una magagalit si misis, asawa mo magagalit. Tsaka siyempre kumakain yung mga yan eh. Kailangan mo ng source of income para makakain sila. Bilib ako sa mag-asawang kumarit kumpare ko na to, si Paring Ryan tsaka si Maring Insi. Madidiskarte itong mga to.
saludo ko sa dalawang to. Ha? Kailangan daw busalan yun. Busalan? Ayun, no, tingnan mo. Haba, no? Parang kuko ng aswang. Haba ng kuko ni Aiko. Makakarap mo to, no? Nakakatakot. Ito, ito. Ito. Kinis, ha? Kinis. Mama, kikintab yan, pre, pag meron. Maging saltik, ano yun, eh. Saltik. Dahan-dahan lang, Lucky Boy. Marami pa pagkain si Aiko dun. Tsaka nakatali ka. Nag-uunahan kasi yan sila, mga karap mo to, eh. Kasi pag wala ako, nakawala lang sila. Pag naubos na, pupunta dun sa isa. Ayan o, oh, ayan o. Oh. Diba? Inuubos nila, eh. Yung kainan ng bawat isa. Dahil dyan, mga karap mo to, pinaliguan na nga ni paring Ryan si Aiko. Noong una, nilalamig pa, mga karap mo to, eh. Pero sa init ng panahon, parang ginusto niya na rin buhusan siya ng buhusan, eh. Para mapreskohan siya, mamaya sa shampoo yung paniparing Ryan yan. Lupit niya, naka-safeguard yan, tapos may shampoo pa. Napakalikot ni Aiko habang pinapaliguan, sinasabon, tapos sinashampoo pa yan. Bilib ako dito kay paring Ryan, parang hindi ko kayang gawin yan. Medyo matrabaho. Sabagay, sila kasi negosyo yun sa kanila. Mamaya pakikita ko yung kung ano yung pinagkakitaan nila. Ang lakas nun. Ang lakas nun sa area na to ng Cavite. Tapos na namin paliguan si Aiko, ay si paring Ryan lang pala. Si Lucky naman. Si Lucky tahimik lang kapag pinaliguan. Parang, syempre lang, pag lalaki, di ba, maskulado ka dapat. Kung tahimik ka lang, pero hindi yan si Mark, makarap mo to, ah. Si Lucky yan. Si Mark kasi tahimik yun, eh. Kung kay Lucky, makarap mo to, sasabunin muna ng safeguard, tapos sasyamuhin pa yan ni paring Ryan. Lang yun, makarap mo to, no? Lalagyan pa ng lotion ni paring Ryan yan. Ibang klase. Sabang nagkukintuhan kami ni paring Ryan, no, may nabanggit siya sa akin na si Lucky pala, atat na siyang magkaanak. Siyempre, magkasama sila ng partner niya. Tapos, hanggang ngayon, hindi pa siya nakakatikim ng laman. Oh my God. Kaya may lumabas na ha. Hotdog. Huwag kang mag-alala, Lucky. Pasasanpat magkakaroon din kayo ng anak ni Aiko. Pagdating ng tamang panahon, Lucky Boy. Sa ngayon, wala kang ibang gagawin kung hindi magbantay ng bahay at maghintay. Itago mo na yan, Lucky Boy. Hanggang sa muli, Lucky Boy at Aiko, sana magkaanak na kayo. Dahil dyan, makakarap mo to, nakakalimutan pala ni paring Ryan mag-gas kanina. So, sabi ko sa kanya, pare, mag-gas ka muna, pare, samahan kita. Dahil sa pagkakataon na yon, nakapaggalagala ako sa DASMA, makakarap mo to, nakarating pa ako sa area Area D. Sa tagal kong hindi na nakapunta ng Cavite, mga karap mo to, no, may gaso na pala sa Cavite. Dito mismo sa may DASMA, sa may area. Diyan kami nagpagas ni paring Ryan sa gaso. Shoutout mga taga-gaso. Siyempre mga karap mo to, sinamantala na namin para bago kami umuwi, nalibot na namin yung manukan niya, pati yung kalapatihan. Kasi mga karap mo to, may gusto rin ako makita rito, eh. Kasi nag-iwan ako dati, nung bago kami umalis ng Cavite, nag-iwan ako ng isang tandang at saka isang inahin, mga karap mo to. Galing Pampangasinan yun. Parehas bulik. Kaso sa kasamaang palad, mga karap mo to, yung bulik na tandang, namatay siya. Ganda ng mga kalapate ni paring Ryan dito. Wala akong alam sa kalapate, pero nakita ko yung lahi ng mga kalapate niya dito. Ang gaganda. Saka, nagbibitaw sila, eh. Parang mga kalapate, ganun. Ganda, oh. May inakay pa, oh. Sabi ko, pinakita ko kay Randall yung mga premium. Bali, ilan lahat yan, pre, kalapate mo? Napakadaming kalapate ni paring Ryan. Pero balik tayo dun sa manok na iniwan ko. Ang nakalahi na dun sa inahin kasi namatay na yung tandang, yan na. Ito gumanda na. Uy! Matangkad, pre! Ha? Matangkad. Ito ba yun? Ito, ito. Pero kayo may mga nabesa kasi yung ganyan. Ano, pre? I should. Tangkad, pre, oh. Yeah, hindi kasi high station, mga karap mo to, yung inahin ko, eh. Yung inahin ko na itim na yon. Pero bulik yon, mga karap mo to. Kapag nanak siya, lalabas bulik, mga karap mo to. Yun ay sabi ng aking kuya. Medyo mailap lang kaya hindi namin naawakan. Siyempre, kawala yan, mga karap mo to. Mga karap mo to, yan, anak na yan. Anak na yan, mga karap mo to, nung iniwang kong inahin. Yo, this is Ekro, the
Mga ka-rap mo to, no? Hindi naman masamang mag-alaga ng mga hayop. Alam niyo naman yun. Isipin na kung hindi naman natin kayang pakainin, huwag na nating ituloy mga karap mo to. Parang tayo din yan, parang mga tao din yan. Kailangan ng kalinga, kailangan ng masarap na pagkain sa araw-araw, kahit sakto lang, basta kaya nyong suportahan. Kasi sa totoo lang, may hindi nakakaunawa ng yung mga to, mga inaalagaan namin na to, nakakawala ng stress to mga karap mo to eh. Tama ba ako dun o tama ako mga karap mo to? Shoutout sa inyo, paring Ryan, maring Inseng, at salamat sa pag-ampon sa amin ng isang araw at isang gabi at sa masasarap na pagkain na inyong inihain. Salamat. Sana mas umunlad pa ang business nyo na lumpiang sariwa. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Yeah! Kung gusto nyo kumiscore sa napakasarap na lumpiang to, ilalagay ko sa description kung sino pwede nyong kontakin. Yo, salamat mga karap mo to. Kalimutan ang problema at ito'y isang tabi. Tunguhin natin ang lugar kung saan isip mo'y mararelax na pag iyong napuntahan.